Ay, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa syphilis. Ano ang syphilis? Paano malalaman kung meron ito? Gamutan. Bago po tayo magpatuloy, kung interesado po kayo sa topics about women's health, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, like, share, and follow. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated. Ang syphilis ay isang uri ng sexually transmissible infection o isang uri ng infection na nakukuha sa pakikipagtalik sa taong meron nito. Maaari rin po itong maisali ng nanay na meron ito sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi po ito nakukuha sa paggamit ng toilet o pagsuswimming. Maski nahawakan po ninyo, ang bagay na nahawakan ng taong may syphilis, hindi po kayo mahahawa. Ganun pa man, maaaring mahawa nito sa pamamagitan ng direct contact sa sore o singaw ng syphilis. Maaaring mahawa nito mula sa bukas na sugat ng taong meron ito. At dahil sa ito ay isang uri ng sexually transmissible infection, mataas ang tsansa na magkaroon nito yung mga sexually active, lalo na yung may multiple sexual partners siya o at kanyang sexual partner at hindi gumagamit ng kondom. Ang particular na sign nito ay yung chancre. Ito ay sore o may pagtubo na bilog, firm, at hindi masakit o painless. Maaari itong pumutok at maging isang sugat. Kadalasan ay kusa itong nawawala maski hindi gamutin. Kapag hindi nagamot, magtutuloy-tuloy ang sakit at paglipas ng ilang araw ay magkakaroon na ng mga sumusunod ang pasyente. Lagnat, sore throat, pamamaga ng kulani, pananakit ng ulo at kalamnan, panghihina. Kapag hindi pa rin nagamot, maaaring maapektuhan na pagtagal ang internal organs tulad ng puso at utak. Maski ang mata at pandinig ay maaari na rin maapektuhan. Paano malalaman kung may syphilis? Pagagawan po ng laboratory. Maaring i-identify mismo ang syphilis bacteria. Identification of syphilis bacteria, dalawang paraan po. Una ay ang dark field microscopy at ang PCR o polymerase chain reaction. Ano po ba yung dark field microscopy? Kukuha po mismo ng sample mula sa singaw o lesion o yung tinatawag na chancre at ilalagay sa slide para masilip sa microscope. Ang description po ng syphilis kapag nakita ay corkscrew appearance. Kailangan po ay may kasanayan ang gagawa nito. Bago masabi na negative sa syphilis, kailangang negative ang examination na ginawa ng tatlong magkakaibang araw. Number 2, PCR o polymerase chain reaction. Medyo familiar po sa atin ito dahil ginagawa rin po ito upang malaman kung may COVID ang isang tao. Sa ganitong paraan ay pinararami ang DNA o lahi ng syphilis bacteria upang mas masuri at ma-identify o matukoy. Ano naman po yung tinatawag na window period for syphilis PCR? Ang window period ay ang panahon o araw mula sa araw na na-expose sa taong may syphilis hanggang sa araw na unang lumabas ang mga sintomas. Karaniwang lumalabas ang sintomas, 21 araw matapos ma-expose sa taong may syphilis. Ganun pa man, ang window period ay maaring mula 9 hanggang 10 araw mula sa araw ng exposure. Sa mga panahon na ito, maaring mag-negative ang PCR. At dahil dito, masasabi lamang natin na negative ang PCR for syphilis kapag ito ay ginawa 3 buwan matapos ang exposure at ang resulta ay negative. Dumako naman po tayo sa serologic o blood test sa pag-identify ng syphilis. Kapag nagkaroon ng infection ng katawan,
nagde-develop ang katawan ng antibodies laban sa bakterya na sanhi ng infection. Ang antibodies na ito ay nagtatagal sa katawan ng maraming taon at panahon. Kung yung dark field microscopy at PCR ay ina-identify yung virus, pwede rin pong i-identify ang antibody laban sa syphilis para malaman kung may syphilis sa pamamagitan ng blood test o serologic test. May dalawa po itong uri o paraan, non-treponemal test at treponemal test. Unahin po natin ang non-treponemal test. Non-treponemal test, dito ay meron ding dalawang uri o paraan upang malaman kung may syphilis. Ang RPR o Rapid Plasma Reagent at BDRL o Venereal Disease Research Laboratory. Unahin po natin ang RPR o Rapid Plasma Reagent. Ito po ay screening test sa syphilis. Sinusukat nito ang mga antibodies sa dugo ng isang taong maaring nagkaroon ng syphilis. Kapag reactive, ang ibig sabihin ay mayroong syphilis o maaring nagkaroon ng syphilis sa nakalipas na panahon na nagamot na. Kapag nagkaroon ng syphilis, maaaring maging reactive na sa RPR habang buhay. Ganun pa man, sinasabing 15 to 25% daw ang may tsansang maging non-reactive 2 hanggang 3 taon matapos magkaroon ng syphilis. Maaari ring magpositibo sa RPR ang may tuberculosis at endocarditis o pamamaga ng puso. Kaya't hindi ito specific sa syphilis. Ibig sabihin, maaari ring maging reactive sa RPR ang iba pang mga sakit bukod sa syphilis. Dumako naman po tayo sa VDRL o Venereal Disease Research Laboratory. Screening test din po sa syphilis. Sinusukat din ito ang antibodies na na-develop dahil sa pagkakaroon ng syphilis. Ganun pa man, maaari ring magpositibo rito ang may HIV, AIDS, pneumonia, malaria, lupus at Lyme disease. Dumako na po tayo sa treponemal antibody test. Ang non-treponemal test po, ang unang ipinapagawa at kapag nag-positive o reactive po, ay ipapagawa na ang mas specific o confirmatory test o yung tinatawag na treponemal test. Under po dito ang FDA, ABS o fluorescent treponemal antibody absorption test. Tinatawag din po itong direct fluorescent antibody testing for treponema pallidum. Dito ay na-identify yung antibody laban sa syphilis kapag ang antibody ay nadikit sa fluorescent na chemical. Kakaroon po ito ng kulay, kaya na-identify. Number 2, TPPA o Treponema Pallidum Particle Agglutination o Treponema Pallidum Immunoassay. Dito ay ina-identify ang IgG o Immunoglobulin G, isang uri ng antibody laban sa syphilis. Sinasabi na kapag positive dito ay confirmatory o sigurado na may syphilis ang pasyente. Maaaring mag-positive pa rin po dito maski nagamot na ang pasyente. Ganun pa man, maaari rin pong mag-positibo rito ang may multiple myeloma at macroglobulinemia. Gamutan, ang syphilis ay 100% curable sa pamamagitan ng antibiotics na ibibigay sa inyo ng inyong doktor. Ganun pa man, kung nagkaroon na po ng damage sa internal organs, hindi na po ito maibabalik sa dati. Maski dati nang nagamot sa syphilis, maaari pa rin pong muling mahawa ng syphilis. Prevention, sexual abstinence. Kung hindi naman po maiiwasan, gumamit po ng kondom. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Doc Rico DG, para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan at
at han po kayong makakatanggap ng ating mga health tips. Sa FB naman po ay hanapin lang ang site na Doc Rico. Kaya like, share, subscribe, and follow na po kayo and be a part of our growing community. Hanggang sa muli po para sa usapang kalusugang pangkababaihan. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman. Laging tandaan ating pangalagaan, ating kalusugan.